mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rodel. Tubong Abuyog sa Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar sa probinsya ng Antique. Taong 1999, nakilala ko ang mga katrabaho kong si Emil at Danny. Sa ilang linggong pamamasukan ko sa trabaho, naging matalik ko ng kaibigan si Emil. Ganon din naman si Danny. At habang tumatagal ay mas lalong naging malapit kaming tatlo sa isa't isa. Kumbaga, sa araw-araw na pamumuhay namin bilang mga trabahador, sa tingin ko, wala na kaming naging sekreto pang magkakaibigan. Nagdadamayan kami tuwing may mga problemang dumarating. Maging sa kalokohan man, ay magkasanggang dikit rin kami. Lalo na kapag may mga nililigawan kami mga dalaga sa baryo kung saan kami nanunuluyan. Isang araw, habang abala kami ng mga kasamahan ko sa pagtatrabaho, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Emil. Nakita ko ang ginawa nitong mabilis na pagtapik ng matanda sa balikat ng katrabaho ko. Mabilis namang humarap si Emil sa matandang tumapik sa balikat niya. Nakita kong sumimangot ang kaibigan ko. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha na parabang hindi siya nasisiyang makita ang matandang yon. Bagong mukha lamang ang matanda sa paningin ko. Kaya't alam kong hindi siya naninirahan sa baryo. Mga ilang minuto pa silang nag-usap. At kung pagbabasehan ko ang mga kinikilos ni Emil at kung paano siya magsalita, masasabi kong hindi maganda ang naging paksa ng dalawa. Hindi ko masyadong narinig ang mga pinag-uusapan nila dahil may kalayuan ng bahagyang distansya namin. Kaya naman nakontento na lamang akong pagmasdan ng palihimang dalawa. Bay, sino yung matandang kumausap sa'yo? Yung ngayon-ngayon lang. Hindi ko napigilan ang sariling itanong kay Emil nung makalapit na ako sa kanya at nakaalis na rin ang matanda. Ah, wala yun, bay. Kung wala lang, bakit parang ang lungkot na mukha mo matapos kang kausapin ng matanda? Saglit na bumuntong hininga ang kaibigan ko bago nagwikang nagatid lamang ng balita ang matandang kumausap sa kanya. Ayon sa matanda, may malubhang karamdaman umano ang kanyang ina. Hinahanap siya. Kaya't sana ay maisipan man lamang umano ng kaibigan kong dalawin ang inang nagluwal sa kanya noon. Oh, may sakit pala yung nanay mo. Bakit hindi mo dalawin? Umuwi ka kaya muna sa inyo para madalaw mo naman siya. Sigurado naman ako, papayagan ka ni Bossing eh. Oras na malaman niya yung kalagayan ng inang mo. Sunod-sunod na umiling si Emil noon. At wari ba'y may kinatatakutan o iniiwasan siya, kaya ayaw niyang umuwi sa kanila. Sa pagkakaalam ko kasi, naglayas si Emil sa bahay nila kaya napadpad ito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Ayon sa kanya, kaya siya naglayas sa bahay nila dahil sa minamaltrato siya ng kanyang ama at hindi niya na kinaya pang pag-uugali nito. Ayaw mo bang makita yung ina at mga kapatid mo? Tanong ko. Gusto ko pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa tayong tamang oras para makita at makasama ko sila eh. Bakit naman? Basta, tara na nga. Tapusin na natin yung ginagawang trabaho. Dami mong tanong. Napapailing na lamang ako habang nakasunod kay Emil. Hindi ko siya maintindihan kung bakit ayaw niya makita ang mga magulang. Kahit naman nambubugbog ang tatay niya, hindi naman ito ang pupuntahan at dadalawin niya kundi ang kanyang ina. Kinagabihan ng araw na yon,
nakita ko sa labas ng bahay si Emil. Nakaupo lamang ito habang nakatanaw sa malayo at mukhang malalim ang iniisip. Nagulat pa ako nang biglang sumulpot sa likuran ko si Danny at nagtanong kung anong nangyari sa kaibigan namin. Anong malay ko? Kita mo namang nandito lang ako sa loob ng bahay. Ikaw na lang kaya lumapit kay Emil at magtanong kung anong problema para malaman mo. Pabiro namang binutukan ako ni Danny sa ulo at nagwika nga. Wala daw akong kwentang kausap. Biniro ko naman siyang patanong kung anong klaseng matinong sagot pa bang gusto niya makuha. Ito to naman talagang sinasabi ko. Wala akong alam kung anong pinoproblema ng kaibigan namin. Sa kalagitnaan nga ng pagbibiruan namin, ay may nahagi pa mga mata kong tila hugis ng tao. Malapit yun sa puno ng mangga. Hindi ko masabi kung babae o lalaki ba yon. Madilim na kasi sa parting yon at tanging sinag na lamang ng ilaw na nagmumula sa poste ang siyang nagbibigay liwanag. Nung una, hindi ko muna pinansin ang nakita ko. Pero ganun na lamang ang pagkagulat ko. Nung sa isang kisap mata ko lang, yung hugis tao na yon, bigla na lang nagkaroon ng apat na paa at mabilis naglakad palayo. Anak ng... Ano yun? Sabi ni Daddy sabay turo nun. Saglit na tumingin ako kay Danny at sinundan ng tingin ng kamay niya kung saan yun nakaturo. Aswang ba yung nakita ko? Bulalas niyang tanong at walang kagatol-gatol na sinabi ang kakilakilabot na wangis ng nilalang na sinasabi niya. Sandali akong hindi makapagsalita at bagyang natigalagal. Sa kadahilan ng ang itinuro niyang nilalang na sinasabi sa akin ay ang nakita ko namang hugis tao kanina na naging isang anyong aso. Sa paningin ko, isa yung asong sinlaki ng baboy na inahin. Pero sa paningin naman ng kaibigan ko, iba. Huwag kang magbiro ng ganyan. Anong aswang ba yung sinasabi mo eh? Aso naman yung nakita kong tumatakbo. Saway ko sa kanya noon. Iginiit niyang hindi umano aso ang nakita niya. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng nilalang yon. Kita ko sa mukha ng kaibigan ko ang takot niya. Namumutla pa. Nangangatog ang kamay niya ng ibaba yon. Kagad na tinawag ko si Emil at sinabi sa kanya ang tungkol sa nakita namin. Nagulat naman ito. Halos hindi siya makapaniwala. Habang sinasabi ko ang aswang na sinasabi ni Danny at ang tao na naging aso nun. Sigurado ba kayo sa nakita nyo? Tanong ni Emil. Napapansin ko rin siya noon na napapatiim bagang at naikuyom ang kamao. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Gawa ng hindi ko naman talaga alam kung tama nga bang nakikita ko noon. Baka kasi yung taong nakita ko, sumuot pala sa talahibang nasa una ng puno ng mangga. Tapos yung asong nakita ko, alaga pala yun yung taong nakita ko, diba? Pero itong si Danny, iginiit niyang totoo talaga ang nakita niya. Siguradong sigurado siyang aswang talaga yon. At hindi siya nagbibiro. Wala umanong dahilan para magbiro siya. O na, naniwala na kami sa sinasabi mo. Tanging wika ko na lamang sa kanya para matigil na siya sa kakabalik-balik na salita. Nang may masmasan na si Danny at nag-usap-usap na kami, napagdesisyonan na ni Emil na bisitahin ang kanyang inang may sakit. Pero isa o dalawang araw lang raw siya at babalik din naman siya kaagad noon. Hindi ko alam kung ano o sino ang nagtulak sa kanya para bisitahin ang kanyang ina. Kanina kasi, nung tanungin ko siya ng paulit-ulit kung uuwi ba siya sa kanila para makita ang pamilya niya, matigas pa sa batong sinasabi niyang hinding-hindi niya dadalawin ang kanyang ina
anuman ang mangyari. Pero ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Buti na lang naisipan mo ng dalawin yung nanay mo, tol. Alam mo kasi, hayaan mo na lang yung ama mo kung anuman yung mga sasabihin sa'yo. Kung sakali mang saktan ka, umiwas ka na lang. Yung mahalaga dyan, madalaw mo yung nanay mo at makapag-usap kayo ng masinsinan. Anong malay natin? Kung dahil dyan sa gagawin mong pagbisita eh, biglang magkaroon ng himala, di ba? Gumaling bigla yung nanay mo. Sana nga, tol, magkaroon ng himala. Pakiramdam ko, may ibang ibig ipahiwatig ang kaibigan ko sa sinabi niyang yon. Hindi ko lang matukoy kung ano. Kinabukasan nga, sinamahan namin si Emil na magpaalam sa amo namin. Nang payagan siya, malamlam ang kanyang mga matang nagpaalam sa amin noon. Sa loob ng ilang araw na wala ang kaibigang si Emil, naging maayos naman ang daloy ng buhay at trabaho namin ni Danny. Hindi na rin namin nakita pang muli ni Danny ang nilalang na yon. Oh, mukhang kayong dalawa lang yata ngayon na magkasama. Nasaan yung kaibigan nyo? Minsan tanong ng dalagang nililigaw ni Danny. Nung minsang umakyat ng ligaw si Danny at ako lang ang kasama niya. Nasanay kasi ang mga nililigawan naming tatlo kami palagi magkakasama. Pagsapit ng ikalimang araw, bumalik na sa trabaho si Emil. Masayang masaya kami dahil tatlo na uli kaming magkakasama. Kamusta yung nanay mo? Gumaling na ba siya? Malungkot na sinabi ng kaibigan kong wala naman ang kanyang ina. Saktong pag-uwi niya lang sa kanila at nakausap ng mga ilang minuto bago ito binawian ng buhay. Condolence pre, pero bakit bumalik ka kagad dito sa trabaho? Dapat pinatapos mo muna yung libing bago ka bumalik. Hindi na kailangan. Bahala na silang magpalibing kay nanay. Matamlay at walang kagana-gana niyang sagot. Saglit na nagkatinginan kami ni Danny at nagtataka dahil sa naging sagot ni Emil. Sumenya si Danny bilang pagpapahiwatig at sa mahinang boses ay sinabihan niya kung huwag na muna naming tanungin ng tanungin si Emil noon. Naiinuwa niyang nagluluksa pa ito sa pagkawala ng kanyang ina. Magmula nang bumalik sa trabaho si Emil, may nagbago na sa kanya. Bihira na lamang siyang sumasabay sa aming kumain. Mas pinipili niyang mapag-isa kesa ang makasama kaming dalawa ni Danny. Kasalungat nung hindi pa siya umuwi sa kanila, na halos hindi nga kami mapaghiwalay na magkaibigan. Isang araw, habang kumakain kami, napansin kong mayat-maya ang pagpunas ng laway ni Emil, na para bang hindi niya mapigilan ang sariling bibig na maglaway nun. Nung una, hindi ko na muna pinansin ang ginagawa niya pero hindi kalaunan. Hindi ko na talaga napigilan ang sariling punain ang ginagawa niya. Tol, ayos ka lang ba? Tumangu lamang siya bilang tugon sa tanong ko at nagpatuloy lamang sa pagkain. Nang matapos ng kumain si Emil ay walang pasabi itong nagmadaling lumabas ng bahay. Dahil sa wala namang kaming idea ni Danny kung ano ang nangyari sa trabaho namin, hinahayaan na lamang namin ito. Kahit nakatakataka at napapansin naming palagi na lang itong tulala, tuwing may ginagawa kaming trabaho. Palagi ko ring nagigisnan sa madaling araw na wala sa higaan itong si Emil. Kung minsan pa nga ay nakita ko siyang kakapasok pa lamang ng bahay, nagmamadaling pumupunta sa banyo para maligo. May mga pagkakataong ring nakita kong may bahid na dugo ang damit niya. Isang hapon nga noon, habang nagpapahinga kami, tahasan kong tinanong ang kaibigan ko kung saan ba siya nagpupunta tuwing gabi. Bakit madaling araw na siya kung umuwi at kung minsan ay nakita ko siyang may bahid ng dugo ang damit niya. Huminga ng malalim si Emil bago nagsalita noon. Aniya,
may mga gabing hindi raw siya makatulog. Dahil sa naiinitan naman siya. Kaya naman ang ginagawa niya ay lumalabas daw siya ng bahay para magpahangin. Yung tungkol naman sa nakita ko umanong damit niyang may bahid ng dugo. Wala daw yon. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ng kaibigan ko. Kahit na anong paliwanag pa ang gawin niya. May kung anong nagsasabi sa isipan kong huwag kong paniwalaan ng mga sinasabi nito. Idagdag ko pa na unti-unti nang pumayat ang kaibigan ko. Nanlalalim ang mga mata. Humpak ang pisngi niya. Parang hindi na rin siya naliligo nun. Nanununtok na kasi sa ilong ko ang amoy na nanggagaling sa katawan niya. Amoy putok. Hindi ko mawari. Alam mo tol, pasensya ka na pero nahihiwagaan na ako sa mga ginagawa mo. Magmula nung bumalik ka dito sa trabaho natin, iba na kinikilos mo eh. May tinatago ka ba? Hindi makasagot si Emil sa tanong ko. Sa halip, pilit niyang iniiba ang usapan nun. Tol, hayaan mo na si paring Emil. Alam mo namang kakamatay lang ng nanay eh. Baka gusto niya lang mapag-isa para kahit papano gumaan yung pakiramdam. Huwag mo na lang pansin yung mga ginagawa niya. Sabat naman ni Danny. Saglit akong natigilan at napapaisip na marahil ay tama nga ang kaibigan namin nun. Bakit ba hindi ko naisip na may dinadalang problema nga pala ang kaibigan namin? Naisip ko pa na medyo insensitive akong tao dahil pinag-iisipan ko nang hindi maganda si Emil nun. Humingi ako ng tawad kay Emil. Isang matipid na pagtango lamang ang naging sagot niya. Alam nyo, mas mabuti pa. Total, wala naman tayong pasok bukas. Mag-inuman na lang tayo mamaya pagkatapos maghapunan. Para naman huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano. Suwestiyon ni Danny at ipinakita ang alak na binili niya sa tindahan. Loko ka talaga. Bago ka mag-aya, may binili ka ng alak. Paano pa kami makakahindi niyan? Sagot ko. Ikaw paring Emil, sama ka sa amin. Bawal tumanggi. Nakaraan pa naman tumanggi ka makipag-inuman. O sige, walang problema. Sama ko mamaya. Sagot niya. Alas 7 ng gabi, dumayo kami sa bahay ng isa pa naming katrabahong si Manong Lito. Doon kami nagiinuman. Buntis ang asawa ni Mang Lito at siya ang naghahanda ng pulutan. Habang naghahanda ito, nakita kong panay ang tingin ni Emil sa asawa ng katrabaho namin at may kasama pang paglunok ng laway na parabang takam na takam ito. Hindi naman ako nag-isip ng kakaiba. Gawa ng naisip kong baka natakam lamang ang kaibigan ko sa pulutang hinanda ng asawa ni Manong Lito noon. Sa pagdaan ng mga oras, napansin kong parang hindi na talaga mapalagay si Emil. Mayat mayari ng paglabas niya ng bahay para umihi umano. At gaya ng palagi kong napupuna, mayat maya ang paglunok niya ng laway. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay nagpaalam na si Emil noon. Mauuna na daw siyang umuwi dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Masakit umano ang ulo niya. Parang lalagnatin siya. Sinubukan pa siyang pinigilan ni Danny at Manong Lito pero hindi siya nagpapigil noon. Kaya naman sa huli ay umuwi ngang mag-isa sa bahay si Emil. Makalipas naman ang ilang oras ay natapos na kaming mag-inuman noon. Umuwi na rin kaming dalawa ni Danny. Nadatnan naming tulog si Emil sa higaan. Narinig ko pa ang sinabi niyang talaga pala umanong masama ang pakiramdam ni Emil. Dahil noong kapain ni Danny ang noon ito, mainit yun. Nagtanong pa siya kung nakainom na ba raw ng gamot ang kaibigan namin. Sumagot naman ako sa kanyang baka hindi pa. Nang tingnan ko kasi ang lagay ng gamot namin ay walang bawas yon. Hayaan mo na, baka nakatulog siya kaagad pag uwi kaya
nakalimutan yung uminom ng gamot. Agaran na nga kaming humiga sa kanya-kanyang higaan. Dahil sa kalasingan ko, wala pang ilang segundo ay nakatulog na ako. Nang nasa kailaliman na ako ng pagtulog, naalimpungatan ako. Init na init ang pakiramdam ko noon. Napakaalinsangan ng buong paligid. At may naaamoy akong mabaho at malansa. Dumilat ako at kinusot ang mga mata noon. Habang nagkukusot, mabilis akong napaupo at sobrang lakas ang pagkabog ng dibdib ko. Dahil nakita kong nakayukong nakatitig sa akin si Emil habang walang tigil ang pagtulo ng laway niya. Kamuntikan pang matuluan yung bibig ko noon. Mabuti na lang, nakaiwas ka agad ako. Narinig ko rin ang mabilis na paghinga nito at para bang tunog yun ng isang pato sa bawat paghingang binibitawan niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Para bang anumang sandali nun, ay may mangyayaring hindi maganda sa akin. Kagad akong tumayo at napaatras sabay tapik sa balikat nito. Ano ba tol? Tinatakot mo naman ako. Anong kalokohan yung ginagawa mo? Hindi umimik si Emil. Pagko sa ilang sandali muna itong nakatayo bago naglakad patungo sa kanyang hinihigaan. Pinalipas ko muna ang ilang segundo. Nag-ipon ng lakas ng loob bago ko siya sinilip sa higaan. Nang masilip ko na nga siya, nakita ko na mahimbing na ang tulog niya, na para bang walang nangyari noon. Sa isip-isip ko, nananaginip lang yata ang katrabaho ko. Lumipas sa mga oras. Kahit anong pagbaling-baling sa higaan ang gawin ko ay hindi na ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa sumapit na lamang ang madaling araw kaya tumayo na lamang ako at nagkape. Maya-maya pa, gumising na rin si Danny. Aba himala, ang aga mo yatang nagising ngayon. Kung kailan wala tayong pasok sa kakamaagang nagising ha. Nakainom ka pa niyan. Bungad sa akin ni Danny. Sino ba namang makakatulog uli matapos mong malimpungatan eh? May nakatayo sa gilid ng higaan mo't nakatitig pa na masama sa'yo. Tugon ko. Kumunot ang noo ni Danny at tinanong ako kung ano o mano ang ibig kong sabihin nun. Pakilinaw daw dahil hindi niya naintindihan. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari kagabi at kung bakit nagising ako at hindi na muli pang nakatulog. Nagulat at halos hindi ako makapaniwala sa naging sagot sa akin ni Danny. Dahil ang buong akala ko, ako lang ang nagtataka sa kakaibang mga kinikilos ni Emil. Pero pati rin palang kaibigan kong yon. Ano kayang sa tingin mo yung nangyari sa kaibigan natin, no? Tanong ko. Nagkibit balikat ang kaibigan ko bago nagsabing, may hinala na raw siya kung ano ang nangyayari. Tinanong ko kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Eh ayoko muna magsalita sa ngayon. Mas magandang mapatunayan ko muna sa iyo bago ko sabihin kung ano yung hinala ko. Ano ba yan? Napaka makasarili mo naman. Sabihan mo na kasi sa akin kung anong hinala mo para hindi naman ako magmukhang ano nito. Saka na lang. Ayoko manghusga at magbitaw ng hindi maganda hanggat hindi ko pa napapatunayan. Mahirap na. Matalik natin kaibigan si Emil kaya't nararapat lang na pagkatiwalaan natin siya. Alam ko hindi siya gagawa ng ikakapahamak nating dalawa. Natigil lamang ang usapan ng maulinagan namin ng mga yabag na mga papapunta sa kusina. Maya-maya pa ay lumapit na sa amin si Emil. Nagtimplan na rin ang kape noon. Tahimik lamang kami ng mga oras na yon. Kinatanghalian. Habang nasa labas kami ng bahay ni Danny, habang nakatambay, biglang lumapit sa amin ang isa sa mga kakilala naming naninirahan lamang rin sa baryo. Natawagin nating Edgar. Mga tol, nabalitaan niyo ba yung nangyari doon sa buntis nating kababaryo? Tanong ni Edgar noon. Umiling ako at sinabing wala kaming alam tungkol sa buntis na sinasabi niya.
Napalatak naman si Edgar at nagwikang kukupad-kupad umano kami kaya huli na naman kami sa balita. Pwede ba Edgar? Sabihin mo na lang sa amin kung ano yung dala mong balita. Ayon kay Edgar, kamuntikan na umanong malaglagan ng sanggol ang buntis na kapitbahay namin. Inaswang daw ito. Mabuti na lamang at nagising ang asawa at mabilis na hinabol lang nila lang na nagpupumilit umanong makapasok sa bintana ng kwarto nila. Ang mas ikinagulat ko, Sir Seth, ay nung sabihin sa amin ni Edgar na sa bakuran umano ng bahay namin tumakbo ang nilalang na yon. Hindi ba daw kami nagising noong may mga taong nagpaikot-ikot sa labas ng bahay namin? Sabay kaming umiling ng kaibigan ko. Matapos naming marinig ang tanong ni Edgar. Nakipag-inuman kami sa bahay ng katrabaho namin kagabi. Lasing na kami ng umuwi kaya ayon, napasarap yata yung tulog namin. Kaya wala na kaming kamalay-malay pang may nangyari na palang habulan ng aswang kagabi. Sagot ni Danny. Sandali, kasama niyo ba si Emil nung mag-inuman kayo? Tanong ulit ni Edgar. Oo, kasama namin. Sabay-sabay kaming pumunta sa bahay nun. Sabay din kaming umuwi. Ganun naman palaging ginagawa namin eh kapag may mga inumang pinupuntahan. Mabilis ang sagot ni Danny na siyang labis-labis kong ikinapagtataka. Bakit sinabi ni Danny ang mga bagay na yon? Bakit siya nagsinungaling kay Edgar? Bakit sinabi niyang kasama namin si Emil maging sa pag-uwi nun? Ang daming mga katanungan ang namutawi sa isipan ko ng mga sandaling yon. Naguguluhan na talaga ako at hindi ko na alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng kaibigan ko. Matapos marinig ni Edgar ang sinabi ni Danny, tila ba nakontento na ito sa sagot ng kaibigan ko na yon? Nagbilin na lamang siya bago umalis na mag-iingat raw kami. At mukhang may aswang nga na gumagala sa baryo. Tumango lamang si Danny bilang tugon sa sinabi ni Edgar. Nang makaalis na si Edgar, tinanong ko ang kaibigan ko kung bakit nagsinungaling siya doon sa kausap namin. Para wala nang maraming tanong pa. Agarang sagot niya at ilaw na tumawa. May itatanong pa sana ako pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Iniisip ko na lang na marahil ay may rason ang kaibigan ko sa ginawa niyang pagsisinungaling. Kinagabihan, nasa kasakarapan na kami ng pagkikwentuhan. Nang makarinig ako ng malakas na pagaspas na nagmumula sa taas ng bubungan. Saglit na nagkatinginan pa kaming tatlo. Sabay tingala sa bubungan noon. Ano yung ingay na yon? Tanong ko. Wala yon, baka ibon lang. Sagot ni Emil. At sinabihan niya na kaming matulog na dahil may trabaho pa kinabukasan. O nga naman, baka ibon lang yon. Tara na, magpahinga na tayo. Sabat naman ni Danny at kunwai, humihikab pa kahit na ang totoo. Hindi pa naman talaga siya inaantok. Pakiramdam ko tuloy sa aming tatlo. Parang may inililihim ang dalawa. At ako lang ang walang alam. Ewan ko ba pero kapag naiisip ko ang mga bagay na yun ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pagtatampo sa dalawa. Ilang sandali pang nakalipas, nakarinig na kami ng malakas na pag-atungal mula sa labas ng bahay. Dahilan, para magsitayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Nakita kong mabilis na pumunta sa kusina si Danny. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang itak. Teka, saan ka pupunta? Tanong ko kay Danny noon. Lalabasin ko lang yung walang hiyang aswang na yan. Alam kong siya yung aswang na sinasabi ni Edgar kanina eh. Sagot niya. Lalabas ka? At yan ang bitbit mo. Huwag mong sabihin haharapin mo yun at iisipin mong parang manghatay ka lang ng bayawak. Tingnan mo nga yung bitbit mong itak ko. Kinakalawang pa. Baka imbis na masaktan yung aswang na tatagain mo, abay tatawanan ka lang yan. Matetano ka pa niyan eh. Ani ko. Kahit naman kasi takot ako sa ganong klaseng nilalang. Alam ko kung ano mga pangontra.
At alam ko rin na hindi basta-bastang masusugatan ng nilalang gamit lamang ang simpleng kalawangin itak. Kaya anong laban ng kaibigan ko oras na haharapin niya yun, di ba? Baka agawin pa ng aswang at ihampas pa sa kanyang itak na bitbit niya. Walang lalabas sa inyo. Ako ang pakay ng mga aswang na yan kaya ako ang haharap sa kanila. Bigla ang wika ni Emil nun. Tiningnan ko siya ng may pagtataka at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi, hindi ka pwedeng lumabas, tol. Mapapahama ka lang sa oras na harapin mo yung mga yan, sabi ni Danny. Magtiwala ka. Kilala ko yung mga yan. Pamilya ko sila kaya walang mangyaring masama sa akin, sagot ni Emil. Oo, pamilya mo nga pero sila yung dahilan kung bakit nangyari sa yung mga bagay na isa hinuha mo, hindi mo ginusto, di ba? Sabat naman ni Danny. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Emil. Alam kong aswang ka, Emil. Hindi ko nga alam kung nahiyanggaw ka ba o nagpahawa ka sa pagiging aswang ng pinagmulan mong angkan. Pero malaki ang tiwala at respeto ko sa iyo. Hindi nagbago yung nararamdaman ko para sa iyo bilang kaibigan. Kaya hindi ako papayag na kukunin ka nila, pahayag ni Danny. Dagdag niya pang saad. Simula nang bumalik si Emil sa trabaho, palihim niya ng pinagmamasdan ng kakaibang kinikilos nito. Pero hindi niya lang yun ipinapahalata. Nung gabing nagising siya at nakita niya sa labas ng bahay si Emil na may kausap na matanda nun, rinig na rinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Kaya't hindi siya papayag na bumalik pa si Emil sa pamilya nito. At hinding-hindi siya papayag na gawin ng kaibigan namin ang mga bagay na ayaw nitong gawin. Papayagan lang kitang lumabas kung sasabihin mo sa kanilang hindi ka sasama sa kanila. Pero kung ipagpipilitan nila yung kung gusto ang sumama ka, harapin muna nila ako bago kanila makuha. Nang marinig ko yun ay parabang bigla ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ako rin, nakahanda akong ipagtanggol ka. Huwag ka lang makuha ng pamilya mong aswang, singit ko sa usapan nila. Lumabas na nga ng bahay si Emil para harapin ang angkan niya at sabihin sa mga itong hinding-hindi siya sasama. Paglabas niya, mabilis na kaming sumilip ni Danny sa siwang ng pintuan para alamin kung ano ang kaganapan sa labas ng bahay. Mataas ang buwan ng gabing yon, kaya't nakita ko ng klaro ang katakot-takot na pagmumuka ng mga nilalang na nasa harapan ni Emil. Maliban sa matandang may namumulang mga matang kausap ng kaibigan namin, ay pawang mga pag-angil, pag-atungal at tunog ng parang tuko ang naririnig ko mula sa mga nilalanga. Nakasama ng matandang halos maagnas sa mukha. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko nang sa walang sabi-sabi ay mabilis na dinampahan si Emil ng isa sa mga nilalang nakaharap nito at walang habas na pinagkakalmot. Dali-daling lumabas si Danny bitbit ang itak. Walang pag-alinlang ang pinagtataga ang nilalang na nakadagan kay Emil nun. Tumatalbog lamang sa katawan ng nilalang ang itak na hawak ni Danny. Hindi man lamang yun nakalikha ng sugat, kahit na konti lang. Huminto ang nilalang sa pagkapatong kay Emil. Tumayo. Hinarap si Danny. Mabilis na tinabig gamit ang mahaba nitong kamay na halos sumabot na hanggang tuhod. Parang papel na tumalsik ang kaibigan ko. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko at agaran ng sinaklolohan si Danny. Sakto namang pagtilapo ni Danny ay siya rin pagtalsik ng itak niya at tumusok yun sa lupa. Nung makita kong lalapitan na siya ng isa sa mga nilalanga, mabilis ko nang hinugot ang itak na nakatusok sa lupa at patakbong nilapitan yon. Walang pagdadalawang isip na itinarak ko yon sa tagiliran niya. Isang malakas na pag-atungal ang narinig ko mula sa aswang. Nang lingunin ko ang mga kasamahan nito,
Nakatingin na ang mga yon sa aming dalawa ni Danny. Nakahandang sumugod. Dali-dali kong itinayo ang kaibigan ko at iwinasiwas ang itak sa mga nilalang. Danny! Si Emil! Bulalas ko nang makita kong pilit ng tinatangay ng aswang ang kaibigan namin papasok sa masukal na gubat sa likuran ng bahay. Naunang maglakad ang matandang naaagnas na mukha habang nakasunod ang dalawang nilalang na kumaladkad sa kaibigan namin. Panay ang pagpupumiglas na Emil pero sadyang napakalakas ng dalawa kaya't wala siyang laban dito. Danny, si Emil! Muli kong sigaw. Oo, alam ko! Mabilis na naglakad si Danny papunta kay Emil. Kahit na iika-ika na siya at nakahawak pang isang kamay sa balatkang. Nakasunod lamang ako sa kanya at nakaawang pa rin ang itak. Tumigil na kayo! Huwag niyo na akong lapitan pa! Bumalik na kayo sa loob ng bahay, mapapahamak lang kayo! Sabi ni Emil. Hindi, hindi kami babalik sa loob hanggat hindi ka namin kasama. Paglingon ko kay Emil, bigla na lamang akong nagulat at napasigaw. May biglang humatak sa akin ng napakalakas pataas at saktong pagbagsak ko sa lupa. Dinumog ako ng mga nilalang at pinagkakakalmot noon. Dahilan yon para mabitiwan ko ang itak na hawak-hawak ko kanina. Sigaw na ako ng sigaw at pilit na iniharang ang braso ko nang sa ganon ay hindi mapuruan ang mukha ko. Narinig ko rin nagsisisigaw si Danny. Indikasyong maging ito man ay may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Napapamura ako nun. Isip-isip ko, baka katapusan na namin. May kalayuan ang bahay na tinitira namin magkaibigan sa mga kabahayan. Kaya't kahit na anong pagsisisigaw ang gawin namin ay hinding-hindi kami maririnig ng mga kapitbahay. Maliban na lamang kung may magawing tao malapit sa bahay noon. Nung masipat kong itak na malapit lang pala sa pinagbagsakan ko, pilit ko yung inaabot. Nang mahawakan ko yon, mahigpit kong winasiwas ito sa mga nakadumog sa akin. Tila ba mas lalong nagalit ang mga nilalang na yon dahil sa walang kahirap-hirap na tumayo ito habang hawak-hawak ako sa leeg. Iniangat na parang kapirasong kahoy lang. Kasunod ng pag-angat, habang sakal-sakal ang leeg ko, ay sunod-sunod niyang inihambalos sa lupa ang katawan ko. Napansin kong mabilis na tumakbong papalapit sa akin si Emil nun, habang sumisigaw na itigil na ang ginagawa nila. Doon na napatigil ang mga nilalang. Sa garalgal na boses, narinig kong nagsalita ang matanda at pinapili si Emil kung alin sa dalawa ang pipiliin niya. Sasama siya sa ang kanya kapalit ng buhay ng mga kaibigan niya. O mamamatay kaming dalawa ni Danny. Ora mismo sa harapan niya. Impit na sinabihan ko siyang huwag pumayag sa alok ng matanda. Bitawan niyo sila. Sasama ako. Pakawalan niyo lang yung mga kaibigan ko. Sasama na ako sa inyo ayon sa gustuhan mo, lo. Patawarin niyo ako. Pati kayo, nadamay ng dahil sa akin. Hindi ko ginusto yung mga nangyari. Rinig kong sabi ni Emil noon. Doon na dumistansya mga aswang. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil sa ramdam kong tila may kung ano ang humarang sa lalamunan ko. Walang lumalabas na boses kahit na isa. Nang tingnan ko si Danny, nakahandusay ito sa lupa. Gusto ko sanang pigilan si Emil nung maglakad na ito papalayo pero wala akong nagawa. Hindi ko na rin maigalaw ang katawan ko sa sobrang pananakit man. Pinilit kong makatayo at nilapitan si Danny. Tinulungan ko siyang magalaw hanggang sa makapasok na kami sa loob ng bahay. Kinabukasan, hindi kami nakapasok sa trabaho. Bugbog sarado ang buong katawan namin. Marami kaming sugat at pasa.
Mabuti na lamang at dumating si Manong Lito at naikwento namin sa kanya ang nangyari. Kaya't agaran siyang kumuha ng manggagamot para matingnan kami. Pagkatapos kaming matingnan ng manggagamot na yon, may sinabi itong talagang tumatak sa isipan ko. Ayon dito, malakas ang kutob niyang tinanggap ni Emil ang mutya ng pagiging aswang noong sumaki bilang buhay ang kanyang ina. May mga aswang umanong talagang sapiltang sundin ang kanilang patakaran kahit ayaw man nila. Dahil yon ang nakaugalian simula pa sa mga pinagmulang kaninununuan. Siguro, si Emil ang nakatakdang mamuno sa angkan ng mga aswang na pinagmulan nito. Kaya ganon. Kahit napipiliin pa ni Emil na maging isang normal na tao at mamuhay ng gaya sa mga pangkaraniwan, hinding-hindi niya magagawa yon. Dahil simula nung isilang ito ay may nakaatangang responsibilidad. At yun ang mga bagay na hinding-hindi nito matatakasan. Magpasalamat na lang kayo dahil kahit papano, mabait pa yung mga aswang na sumundo kay Emil. Kung nataong mga halang yung kaluluwa nun, naku, baka pinagpiesta na kayo kagabi at walang magagawa si Emil dun. Lalo pat sinuway niya yung mga patakaran nila. Doon ko rin naisip na ang lahat pala ng mga kwento sa amin ni Emil tungkol sa pamilya niya at kung bakit siya naglayas ay pawang kasinungalingan. Pero magpaganon pa man, naging masaya kami ni Danny sa mga panahong nakasama namin siya. Magmula noon, hindi na namin nakita pang muli ang minsang naging matalik naming kaibigan. Bali, ang ginawa na lamang namin Sir Seth. Maliban sa akin at kay Danny, maliban kay Manong Lito at sa albularyo, wala nang nakakaalam ng sikreto ni Emil. Prinotektahan namin ang pangalan ng kaibigan namin. Kahit na galing siya sa angkan ng mga aswang.